Nakilala at tumatak sa PBA dahil sa tindi ng 3-point shooting ng mga 3-point snipers na sina Paolo Mendoza at Renren Ritualo. Kolehiyo pa lang ay talaga namang napaka-deadly at kilala ng kamador sa 3-point area sina Mendoza at Ritualo. Ano nga bang nangyari noong nagpaulan ng mga 3-point shots sina Paolo Mendoza at Renren Ritualo at kaninong mainit na kamay ba ang umuwing panalo? Pero bago tayo magsimula mga kadribol ay ipapakilala ko lang sa inyo itong 1xbet. Dito ay pwede kang tumaya sa PBA at NBA at napakadali lang. Click nyo lang yung link sa baba at huwag kalimutan ang promo code na BACE. At pwede ka nang makakuha ng up to 7,000 pesos bonus once nakapag-deposit ka ng at least 50 pesos. Gcash lang ay pwede ka nang mag-cash in at cash out kaya register na sa 1xbet. Nangyari ang matinding bakbakang ito nang magharap ang Santa Lucia Realtors ni Paolo Mendoza at FedEx Express ni Renren Ritualo. Ilan nga lang sa mga kasangga ni Mendoza sa kuponang ito ay sina Noli Locsin, Bitoy Umulon, Marlo Aquino at Dennis Espino. Samantalang kapadala naman ni Ritualo sina Ranidel De Ocampo, Man with a Billion Moves, Jerry Codiniera at Winnie Arboleda. Sa simula ng laro ay tila gusto na agad ni Ritualo na magpainit sa 3-point area pero nakatapak nga lang sa linya. Sumagot ng 2 points ay hindi naman nagtagal ay dito na unang nakakonvert ng kanyang 3-point shot si Paolo Mendoza. Kilalang scorer ay hindi pa man nakakabutas ng kanyang 3-pointer ay ipinakita naman ni Ritualo na kaya din itong magbigay ng magandang depensa at binutata si Bitoy Umulon. Mabilis namang umangat ang mga puntos ni Paolo Mendoza salamat sa kanyang napakainit na shooting. Tinikna sa 3-point area ay ipinimalas din naman ni Mendoza na kaya niyang umiskor sa ilalim at nalusutan pa nga si Man with a Billion Moves, Defense Minister at Batang Pinoy Sakuragi. Tuluyan na nga nakalayo ang Realtors dahil sa pagpapaulan ng mga puntos ni Paolo Mendoza ay dito na sumagot si Ritualo ng kanyang dalawang sunod na 3-point bombs. Hindi naman nagpatinag si Mendoza at tuloy-tuloy pa din ang pagpapaulan nito ng mga puntos at karamihan nga dito ay masasakit na 3-pointers. Fourth quarter at naghahabol pa nga din ang FedEx sa score na 104-95 ay dito na tila nag-take over si Darainman. Mukhang hindi naman nirespeto ni Ritualo ang depensa ni Umulon dahil matapos harapang magpakawala ng layup ay sa next possession ay walang ano-anong tinirahan ito ng 3-point shot ni Renren. Nag-iinit na ang mga kamay ay anghat na hat at kanina pang nanggugulpe sa kanila na si Paolo Mendoza naman ang ginawang asintahan ni The Rain Man. Dahil naman sa steal at magandang pasa ni The Snatcher kay The Rain Man ay nagresulta nga ito ng isa pang 3-point conversion, isa na lang ang lamang ng Realtors. Enough is enough ay willing namang makipagsaguta ng 3-point bomb si Paolo Mendoza kay Renren Ritualo. Less than 2 minutes ng laro ay ayaw pa ding bumitaw ng FedEx ay dito na nagpakawala ng dalawang masakit magkasunod na 3-point shot si Mendoza at tuluyan na ngang tinalo sina Renren Ritualo. Sa kabuuan ay nagtala nga si Renren Ritualo ng 26 points sa loob ng 4 of 7 3-point shooting samantalang nilista naman ni Paolo Mendoza ang kanyang career high 35 points sa loob ng 9 of 12 3-point shooting at may pabonus pang 10 assists. Napakatinding ang panoorin ang laban ng ito dahil sa hindi basta-bastang 3-point accuracy na ipinamalas ni Paolo Mendoza at Renren Ritualo. Ikaw kadribol, sang-ayon ka din bang noong time nila ay kasama talaga sina Renren Ritualo at Paolo Mendoza sa mga dependable at deadly 3-point snipers sa PBA? Nagawa na po natin ang story si Paolo Mendoza. Sa mga gustong manood ay ilalagay ko ang link sa description box below.